napapa-wow sa ganda ng Pilipinas at napapa sa sarap ng mga pagkaing sariling atin. Kasama pa rin ang mga Miss Millennial Queens. For today, we will see the beauty and experience, the culture of the rice granary of the Philippines. This time, we will share this new experience with the HRM students from IRIS, among Rodriguez Institute of Science and Technology. We have JV Turo, Patricia May Sargan, Shan Lau, and Kim Calayaw. Meron akong tanong. As HRM students, kapag narinig nyo yung Nueva Ecija, anong delicacies or places na pumapasok sa isip nyo? Akin po sa food, yung sinampalukan po nila. Sinampalukang manok? Manok. Ako, longganisa lang talaga eh. Ako, kesong puti. Kesong puti. How about you? Ayun po, yung longganisa po. Kasi puro po siya sa taba, tapos masarap po siya. Yun ang masarap, yung puro taba. O si Sean naman. Bali, kasi taga doon po kasi ako. Bali, ang namimiss ko po doon yung kalamay. Kasi po, kalamay. Meron po kami doon piyesta ng kalamay. Yun po. Okay. Iba-ibang kalamay yon. And at si Kim. Si Kim. Kapag naririnig ko po yung Nueva Ecija, ang tanging naalala ko po doon yung tourist spot po nila na General Tino. Kasi po bukod po sa mga pagkain na ino-offer po nila doon, meron din po tourist spot silang ino-offer din po doon na binabalik-balikan din po ng mga tao. Kakaiba. Very good. Good answer. Ikaw nang winner. At saka alam ko meron din silang version ng chicharon na masarap na sinasamaan pa ng buro. Yum, yum, yum. Sagapan naman yon. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang magpapasyal sa atin sa kanyang probinsya. Si Maria Janelle Caling, ang ating Miss Millennial Nueva Ecija. Maria Janelle Caling, a third-year accountancy student and Binibining Nueva Ecija third runner-up. She is ready to own the EB stage as Miss Millennial Nueva Ecija. Maria Janelle Caling, ang Miss Millennial Nueva Ecija. Welcome to Eat Bulaga. Thank you, Paul. Hi, Janelle. Hello po. Ganda naman ni Janelle. At ang payat. Parang hindi mo kinakain yung mga delicacies. Ang daming masarap. Mahina lang po kasi talaga ako kumain. Ayun. Kaya ganda po ako kapayat. Well, greetings to you, Janelle. Welcome to Eat Bulaga. At para sa mga Dabbercads nating hindi pa nakakarating ng Nueva Ecija, explain mo nga kung paano makarating doon. So kung galing po kayong Manila, punta lang po kayo sa terminal sa May Cubao at sumakay po kayo ng bus papuntang Nueva Ecija. So mga 2 to 3 hours po, makakarating na po kayo sa Nueva Ecija. Thanks to T-Plex. Yun nga yung tatanungin ko dati, mahirap pumuntang Nueva Ecija dahil matraffic. Tsaka dadaan ka talaga sa mga bayan-bayan. Walang direct na highway papuntang Nueva Ecija. But now, ngayon, mas Janelle, madali na po yung way of transportation ngayon. Oo. Para hindi sila ma-turn off, di ba? Janelle, when you go to Nueva Ecija, ano ba ang dapat na hindi ma-miss ng mga Dabbercads natin? So, since Nueva Ecija po ngayon ay we are promoting farm tourism po. Yung farm tourism po, yung pinapapunta na po namin mga turista po sa mga farm areas po, which is the best place po ay yung PMP Farm Resort. Farm Resort po, matatagpuan po siya sa General Tino Nueva Ecija. Man-made paradise resort po siya and it is the first ever diverse theme park po sa Nueva Ecija. So ano po bang pwede natin gawin doon? Pwede po tayo mag-zipline po, mag-skybike, saka pwede din po tayo doon. Skybike? Yes po, natry ko po yun. Hindi naman po. Mas enjoy nga. Enjoy talaga po. Talaga ba? Oh, na-excite na kami, Janelle. Mabuti pa, i-tour mo na kami sa Nueva Ecija. Sige. So, mga bagong attractions at mga world-class na tanawin at pagkain ang aking ipapakita sa inyo, mga Dabbercads. So, tara na at mahalina sa Nueva Ecija! Please,
Honoree of the Philippines. Ako po si Maria Janelle Magsano Caling, ang inyong Miss Millennial Nueva Ecija. Tara na't mahalina sa Nueva Ecija! Minalungaw. It is dubbed as the hidden paradise and mythical eco-adventure for its breathtaking view of pristine water of Sumakbaw River. Ito na po ang finished product ng special mushroom tempura. Punta na sa first ever diverse theme park dito sa Nueva Ecija, ang PMP Man-Made Paradise Farm Resort. Isa sa ipinagmamalaki ng Nueva Ecija ay ang nag-iisang Dairy's Tilapia Ice Cream. Ang sarap niya guys, so worth it to. Tara na dito sa Balinese Inspired Resort and Spa sa Nueva Ecija, ang Highland Bali. Nakita nyo na ang mga bagong attractions, mga world-class na tanawin at pagkain na sa aming lalawigan lamang makikita. So ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Nueva Ecija! Ako po si Maria Janelle Magsano Caling, ang inyong Miss Millennial Nueva Ecija 2018! Hi, Alan K. Welcome to Eat Bulaga. Andiyan ang mga parokyana, naghihintay na. Anong ginagawa mo dito? Yung isa, ay, may dalam, may isa... Tinitinan ko lang yung mga pagkain ng Nueva Ecija. Mukhang masaya. Ay, sorry, Alan, kay you're not ready. Si Luan may plato na. At saka yeah, ay, ne, mas ready to. May bayong nadala. Kakanin. I know. It's a well-known fact naman talaga na maraming masarap kainin sa nagaling sa Nueva Ecija. Pero nagulat din kami, Janelle, dahil napakarami rin palang magagandang tanawin doon. And resorts. Yes, resorts. Po, all this time, akala namin, landlocked yung Nueva Ecija, walang mga, bodies of water. At may mga bundok, di ba? Pero meron pala. Opo. So, okay. Going back to the food, dahil ito talaga yung highlight. Janelle, ipakilala mo nga sa mga Dabar Kids natin yung mga pasalubong na mga bit-bit mo ngayong araw. Simulan daw natin dito sa mga kakanin. So, sige po. Ito po ang tinatawag po na kalamay roll po. Naka-roll na siya. Parang sushi, no? Tapos... Akala ko kanina kandila. Akala ko kandila. Roll po. Kalamay roll. Huwag mo i-direct sa sementeryo yan, ha? Tapos... Ito naman po yung kutsinta. Ididip po natin siya sa caramel po. Ito po. Oh, wow. Tapos ito naman po, may pinipigil. Papa, meron po. O, pakisakay na. Pero alam mo ba, yung ganito pa lang niya, masarap na kahit wala ka nang ini sa sausaw. Mahilig ako dyan sa kutsinta. Tapos ito. Ito po yung mga iba't ibang klase po ng kakanin. Iba-ibang klaseng kakanin. Pero dito kami na intriga, inintro mo dun sa video kanina, yung tilapia ice cream. So, ikaw, paano mo i-explain yung tilapia ice cream? Sobrang sarap po. Hindi nyo po maaamoy yung parang lansa na meron sa mga isda po, di ba? So yun, ice cream po talaga siya. At alam ko ano siya, awarded internationally. Nanalo po yung tilapia ice cream po ng Innovation Gold Award po last 2016 po sa CL Asian Manila po. Tinalo niya po yung 350 exhibitors po with different 25 countries po. Na ginawa sa Paris. Opo. At tinur po yung tilapia ice cream po sa Paris po, sa Jakarta, sa Canada, and sa Indonesia po. At may variants pa ang tilapia ice cream. Ano-ano yung mga yun? So yung variants po ng tilapia ice cream, meron po tayong praline crunch, yung tilapia flakes, saka meron din po tayong ice cream sandwich po. Wow! Kalain mo yung tilapia. Savory at matamis siguro. Opo, masarap po. Ayan, kinakain po ni Rice. Ah, may ice cream sandwich. Ito, patikimin natin yung mga HRM students natin. Go ahead, guys. Ito, try nyo to.
Ayan po, masarap po ito. Ito yung may chocolate coated. Tapos, very famous din ang inyong longganisa. Bakit opo. Bakit kakaiba ang longganisang galing Nueva Ecija, Gina? Ay, kakaiba po yung longganisa galing Nueva Ecija po. Kasi po yung, ito po yung tinatawag naming batutay. So, gawa po siya sa beef. Sa beef po. Ah, beef! Hindi pork. Opo. Okay. Pero meron din pong pork po. Flavor po with garlic siya. Ano siya? Magarlic, matamis, maalat. Ano yung pinaka-strongest na lasa? Ah, yung ito po. Yung sa beef po. Sobrang sarap. Ano? Garlicky or maanghang, matamis? Masarap po. Masarap. Hindi niya na ma-explain. Basta masarap. Ang payat mo kasi kumain ka nga. Tapos meron ka rin dalang spicy, spicy nagsalita daw, sabi ni Luan. Spicy adobong baboy damo. Ay, Joey. Ito ba yun? Ito yata. Ito po yun, kaso di po siya naluto. Yun lang. Ito po bawal yung baboy ramo. Ito Joey, ipapalot ko na lang to para sa'yo. Iti-take home. Opo. Meron baboy din, damo meron na adobo. Ito po yung dinataang itik po. Tapos ito po yung beef tapa po. Okay. Ito yung batutay. Of course, very famous din yung mga dairy products ng Nueva Ecija. From ito pong mga dairy products po na to, galing po siya sa Talavera, Nueva Ecija po. So meron po tayong pastillas de leche po. Meron din pong gatas ng kalabaw. Meron po tayong chocolate flavor po. Janelle, tanongin lang natin ating mga HRM students ha. Ano yung tinikman mo? Brownies po. Kamusta? Masarap po. Hindi siya masyado matamis. Hindi masyado Pasado. Matamis. Ikaw, tinikman mo si Patricia. Meron pa. Ayan yung ice cream. Meron pang pagkain sa bibig. Tilapia, ice cream yung tinikman mo. Kamusta? How is it different, Patricia, sa normal, dun sa regular ice cream? Iba po yung lasa nito, pang world class po yung sarap. Ay, grabe ka. Hindi na mahalata, may pagkain pa sa bibig. How about Sean? What did you taste? Yung ano po, ito rin ba, tilapia ice cream din, ito po yung... Pero yung ano ba yun? Yung tart? Kamusta? Masarap po, hindi siya ganun, yung sobrang tamis po nakatulad sa iba, pero sarap. Okay. Ikaw Kim, ano naman ang tinikman mo? Ito po yung brownies, yung lasa po niya, very authentic po yung chocolate niya, tsaka yung pagkakagawa po niya, ibang-iba po sa Manila. Dahil? Dahil po yung chocolate niya, may pinagkakaiba rin po sa Manila. Kumbaga siguro, mas maraming chocolate, purong-puro, hindi siya tinipid. Kasi ma-explain yung sarap po na binibigay niya. Basta pumunta na lang kayo sa Nueva Ecija at see for yourselves, taste for yourselves. Janelle, we also have other products na gawa sa Nueva Ecija. Meron tayong decor. Nasaan yung decor ito natin? Ito po yung mga decor po. Gawa po ng mga kababaihan po sa It's Kuya po. It's made of? Made of corn husk po siya. Pure corn husk po. Ang galing. So meron din po, para naman po sa beauty regimen ko po, ito po ang So Pure po. Galing po siya sa San Jose, Nueva Ecija po. In fairness, nawala na yung scrub. Opo. Parang may maliit na... So, yung So Pure po, all natural ingredients po siya. Wala po talagang chemical. Okay. Gusto ko lang makita ng mga Dower Cards natin yung plato ni Alan Kay. Punong-puno. Ano yan, buffet? Nag-buffet siya sa Miss Millennial. Puro dessert, di ba? Janelle, there are really more reasons to go to Nueva Ecija. Part of that is the stunning places that you have. Kaya ipasilip po naman sa amin. Ano ba ang top IG-worthy places for you? So for number 3 po, Mount Bulaylay po. Matatagpuan po dito yung Kuya po zipline. So ito po yung pinakamahaba at pinakamataas po na zipline sa Nueva Ecija. So ayan po na. And then? Then po yung Mount Sawi po. So, bakit Mount Sawi? Mount Sawi. Where do broken hearts go? Dito po sa Mount Sawi. So may kwento. Hindi pala Camp Sawi, Mount Sawi. Kung may Camp Sawi po, sa Nueva Ecija may Mount Sawi. Opo. Ayun o. Pwede kang mag-aroon. Sarap mag-emo. Mag-muni-muni. And you have? Yung pang-last po is the Lover's Tree or yung Mount 387 po. So, bago ka po umakyat, dapat meron ka po dalang
3 po, seeds po, para po maka-help ka na din po sa nature. So yung mga hindi po magdadala ng plants dyan, hindi po kayo makakababa. Why is it called Lover's Tree? So Lover's Tree po, syempre po yung mga pumunta-punta na ano, halos lahat po, lovers po talaga. Ah, yung mga nagde-date doon. So parang, doon. Very romantic kasi. Perfect. O Dabbercads, pwede rin kayong mag-share sa amin ang inyong photos na kuha sa Nueva Ecija. Isama rin po ang maikling kwento ng inyong Nueva Ecija experience at i-post sa Facebook page ng Eat Bulaga. Just use the hashtag, #MMPH, Sia in Nueva Ecija. Big prizes ang naghihintay sa mga Miss Millennial candidates natin. Panoorin natin po. Miss Millennial Philippines 2018 will take home 500,000 pesos. She will also drive home a brand new Mitsubishi Montero Sport and move into her new house and lot from Lesandra. Angat ka dito. A special prize also goes to the Bayanihan Queen who will bring home 100,000 pesos. Plus, a chosen project in her city or province will receive 1 million pesos worth of funds. Let us find out who will be this year's winners of Miss Millennial Philippines 2018. Ang Miss Millennial Philippines ay hatid sa atin ang Pride with Fabric Conditioner. Ituloy ang bango with Pride. Vitamilk, balik bote, feels good. Nescafe Creamy White, mas masarap ang buhay pag walang pait. Mas masarap bumangon pag may Nescafe Creamy White. At tatanggap pa si Janelle ng gift packs from Potency, the beauty of immunity. Thank you, Janelle! Thank at maraming salamat din sa mga HRM students natin. Thanks, guys! Sana nabusog kayo. O i-post nyo rin yung, ano, yung experiences ninyo eating Nueva Ecija products. Thank you to JV, to Patricia, to Shan, at kay Kim. Maraming salamat rin sa mga kababayan ni Janelle na biyumahe pa all the way from Nueva Ecija. And Dabbercads, to know more about Nueva Ecija, you can follow Janelle, your Miss Millennial Nueva Ecija, on her social media accounts. Janelle, invite mo na ang Dabbercads na bisitahin ang iyong probinsya. So mga Dabbercads, patikim pa lang po ang pinakita ko sa inyo. So to know more about my province, you must visit it. So hashtag, Sia in Nueva Ecija! Bukas, mas ma-amaze pa tayo sa gandang taglay ng ating bansa. Dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2018! Susunod na!